Nasa linya na po si Mayor Freddy Domingo, ang mayor po ng bayan ng Pura dyan ho sa lalawigan ng Tarlac. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon, Kajud. Tayo po ay napapakinggan sa ating radio sa 1332 kHz AM radio po dito sa DWEY Sunshine Radio Cabanatuan City, at live din po tayong napapanood sa ating Facebook Live, sir. Magandang hapon sa mga nakikinig at nakakapanood sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po ang bayan ng Pura ngayon, sir? Sa ngayon naman, maayos itong bayan namin kasi at present wala pa kaming nalilista na isang COVID positive. Mm-hmm. So hangga't ngayon, pakaunti na lang UMs namin, gumaling na lahat. Mm-hmm. At ilan na lang yung PUMs namin, ilan na rin lang. So awa ng Diyos naman maayos ang sitwasyon dito sa bayan namin. Ilang barangay ho ba ang bayan ng Pura, Mayor? 16 barangays po. We are more than 7,000 household po at 16 barangays po kami. So kumusta po yung pamimigay ho natin ng ayuda sa inyong mga kababayan, sir? Medyo, ito siguro ang medyo naging masilimot ng kaunti kasi nagkaroon tayo ng problema. Mm-mm. Kasi masyadong nag-expect yung mga kababayan natin kasi sa medyo na-misinform sila regarding sa pagbibigay ng social amelioration program. Mm-mm. Kasi ang expectation ng mga kababayan natin, lahat mabibigyan. Mm-mm. So dito sa bayan namin, halos 3,600 household lang ang nabigyan at yung may 3,000 ay hindi nabigyan. Ganun ho? So halos naman dito sa mga kababayan natin, alam mo naman natin, Port Cruz Municipality, halos nangangailangan po sila. So ang hirap timba-timbangin ngayon kung sino yung bibigyan mo at sino yung hindi bibigyan. So yun ang naging problema natin kasi sa mga barangays, sinabi ko sa mga barangays na pipili sila ng mga 50% ng mga kabarangay nila na mahihirap. Opo. Ngayon, siyempre, maiiwan yung 50%. Pero karaniwan sa 50% na maiiwan, mga mahihirap pa rin. So, ang hirap mag-desisyon on their part and also on the part of our DSWD. Opo. Kasi mamimili yung kapitan at nung nakita ng mga hindi nakalista, nagre-reklamo sila bakit napili ni kapitan itong mga to. Mas mahirap pa naman kami. So, pinababa ko ngayon yung DSWD. Yung mga DSWD naman, yung tinanggal yung mga nakalista, nagre-reklamo na rin. So, Ang hirap po saan ka pupuntoan, saan lalagay. So paano natin na ipapaliwanag sa kanila, Mayor, ang ganyang sitwasyon? Sa ngayon nga, yun ang hanggang ngayon, pinapaliwanag ko pa rin sa kanila na nagkataon ang real culprit dito, yung salarin dito, yung kakulangan ng pondo na ipinaba ng national government para sa atin. So sana yung mga iba yung sabi ko, intindihin nyo na lang dahil kung lahat tayo nangangailangan, sabi ko, pero may mas nangangailangan at may pinaka nangangailangan. Opo. Ngayon, tansyahin nyo sa sarili ninyo kung kayo ba ang pinaka-nangangailangan? Kayo ba ang pinaka-mahirap? So, karaniwan naman inaintindihan nila na hindi lahat yung mapagbibigyan dahil ang mapagbibigyan lang talaga ay yung almost 50% opo. Of the total household this municipality. Mm-hmm. Mm-hmm. So, maliban ho so, sa kumusta naman po yung pagbibigay natin ng ayuda, Mayor? Sa SAP? Maliban po sa SAP sa Mayor, yung sa counterpart po ng LGU. Ngayon, we are on the third wave na pagbibigay namin. Ngayon, kinukompleto namin yung, kasi ang balak namin tungkol ay bibigyan namin ang lahat. Mm-hmm. Ngayon, may mga tulong galing sa provincial government, galing kay governor na mga relief pack. Uh-huh. Inaayos pa lang namin kasi gusto namin nga mabigay ang lahat. Mayroon din galing sa NGCP, mayroon din galing sa Tarelco. At ngayon, dadagdagan lang namin kasi pag nagbigay kami, gusto ko lahatin. Lahat mabibigyan kasi pag hindi mo mabigyan lahat, pero pa rin magre-reklamo talaga. So, hangat mare, pag nagbigay na naman kami itong susunod, mabibigyan namin lahat. So, ibig sabihin, Mayor, mula po sa first wave, second wave, at itong pangatlong wave ay wala ho kayong nilampasan, Mayor? Wala. Wala kaming nilampasan. Siyempre, meron lang talagang nalampasan. Meron lang nalalampasan siguro na hindi namin alam. Pero yung mga nakalistang household ay bibigyan namin. Pero itong susunod na may papamigay pa kami itong susunod, yung kwan naman, yung mga hindi nabigyan, yung walang natanggap, na hindi nakatanggap ng SAP, yun ang susunod pa pagkatapos itong wave. Meron pa kaming fourth wave.
Napakaganda, Mayor. Yung mga ibang bayan, second wave pa lang, kayo magpo-fourth wave na. So, hindi pa naman fourth wave, pero may fourth wave kami. Meron pang ito, inaayos na namin bukas, magbibigay na kami para sa third. Meron kami pang nakamba na para sa fourth wave, para sa aking mga kababayan. So, ibig sabihin, Mayor, handang-handa po kayo para matulungan yung ating mga kababayan na itong crisis na nararanasan ho natin. Handa naman po tayo kung tungkol sa mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Nagkataon lang talaga na mayroong mga sitwasyon na beyond our control and beyond our capacity in this municipality. Kasi sabi ko nga, gagaya nung sa SAP, it's beyond the limit of my authority na bigyan sila lahat. Apo, kasi ang kapasidad ng aming bayan na hindi naman kaya, kagaya ng malalaking bayan, na pag may mga malaking syudad, na kung hindi nabigyan ng SAP, kaya nilang i-subsidize kasi malaki po yung budget nila. Kami po hindi naman po ganun kaalwan na bayan. Opo, yung support class municipality. At sana naintindihan yun ng aking mga kababayan. Actually po, hindi lang po kayo ang namumroblema tungkol sa SAP na yan, Mayor. Halos lahat po ata ng lugar dito sa Pilipinas, yan po yung problema nila. Ayun nga, sa napapansin ko at sa napapalitaan ko, naririnig ko sa mga radyo na napaparod ko sa television, halos pare-pares kami ng problema dahil nga doon sa medyo na misinform sila. Opo. At siyempre sa sitwasyon ngayon, walang exempted, talagang lahat tinamaan. Opo. So halos lahat gusto maka-avail nitong ayuda coming from the national government. Nagkataon lang na talagang kulang at hindi nagkasya. Opo. Mayor, baka meron ho kayong minsay at panawagan sa inyong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi po napasama sa tinatawag nating SAP. Mga sa aking mga kababayan, hanggang ngayon, iniingi ko pa rin yung kanilang pangunawa. Mm-hmm. Siyempre, pati na rin yung sakripisyo nila at pakikisa. Itong nakaraan, kay pangunawa ka ako dahil dito sa SAP, kaya nang sinabi ko kanina, ako na rin na papakinggan nila. Kasi hindi po lahat nabigyan. At pasalamat na lang po tayo. Tayo po ay COVID-free. Yun po ang lapat nating intindihin. Hindi po ang SAP ang ating kalaban dito ngayon. Ang kalaban po natin talaga yung COVID. So sana laging nakatanim sa isip natin na yung konting ayuda sa ating gobyerno ay hindi dapat pagawayan. Pasalamat tayo at hindi tayo yung kagaya ng ibang bayan na napakahirap ng sitwasyon nila ngayon dahil malami silang COVID positive. Mm-hmm. So hiningi ko ang mga kababayan ko, hiningi ko yung pakikisa, pangunawa at sakripisyo. Sakripisyo dahil alam ko meron kayong mga kilos ngayon na medyo hindi nyo magawa nung pangkaraniwan na araw kasi yung nga we are under quarantine, enhanced community quarantine. So, sa mga kababayan ko, konting sakripisyo pa at pangunawa. Ang inyo pong ama ng bayan ay ginagawa pong lahat para nasagunan matugunan ang mga pangangailangan natin sa abot ng aking makakaya. At pagpasensya nyo na po kung minsan hindi ko mapagbigyan lahat dahil hanggang doon lamang siguro ang limitasyon ng aking kapangyarihan at kakayaan bilang ama ng bayan ng Pura. Yun lang at magandang hapon. Magandang hapon, sir. Salamat po, Mayor, sa ibinigay ho ninyong pagkakataong makapanayam namin kayo dito ho sa aking programa. Gayon din po ang aking pasasalamat at kahit paano narinig tayo na pakinggan tayo ng aking, aking mga kababayan at mga taong bayan na nakikinig sa inyo. Maraming salamat, Kajun. Mabuhay po kayo dyan, Mayor. Ingat po. Yan ho ang tinig ni Mayor Freddy Domingo, ang bayan ho ng Pura, dyan ho sa lalawigan ng Tarlac. Isang palakpak nga dyan kay Mayor. We sing